Dr. Francis. Yan. Thank you, Lord. Ganito pala dito pagka bago merong ataatan na kaagad na. No? Well, 15 minutes lang po yung akin pong ano, binigay po sa akin na kataon. Ngayon ko lang po yung si-share ko lang po siguro yung preach ko na po nung last Sunday. Amen. Palagay ko naman mahalagang mahalaga. Amen. Ito po yung aklat po ni Joel. Ayan. So yung aklat po ng Joel, isa po siya sa maliit na aklat. Amen. Tinatawag po natin po siya na minor prophets kasi maliit nga lang yung kanilang sinulan. Amen. So mga panahon po na yun, sila po ay halos meron po mga kasabayan po si Joel. May mga hiraman silang mga salita. Si Isaiah, si Jeremiah, si Amos, si Panaya. Yung kanilang pinakapaboritong word na ginagamit po nila yung the days of the Lord is coming. Amen. Parating na daw yung panahon ng Panginoon. Amen. Sa si Panaya ay yung tinatawag na panahon of distress. Panahon daw yun na talagang dark and gloom. Yung black clouds. Grabe. Pero yung aklat po ni Joel, talagang sumesentro po siya sa mga event na nangyari sa kanila. Calamity ang nangyari. Amen. Si Joel po hindi po masyadong known, hindi masyadong kilala. Maliba na lang nung kinote po siya sa aklat ng Acts chapter 2 na yung pinakapaboritong on the last day I will pour out my spirit. Doon lang siya uli na ano na nakuha. Amen. Pero actually, yung kanya pong men's message po dito bago po ilabas yung tinatawag na the Spirit of God. Amen. Meron po mga mention po si Prophet Joel na pronouncement. Dahil nga po siya isang prophet, nag-pronounce po siya ng mga mahalagang mensahe. So isa po sa mga pronounce niya, ito yung chapter 1, verse 2. Hear this, you elders, listen all who live in the land. Has anything like this ever happened in your days? Or in the days of your forefather. Tell it to your children. Let your children tell it to their children to the next generation. What the locust work has left, the great locusts have eaten. What the great locusts have left, the young locusts have eaten. What the young locusts have left, other locusts have eaten. So, ibig sabihin, luktong, tipaklong, nagkasama-sama na para kainin po lahat po ng mga halaman. So nang magkaganon, magkaroon po ng tinatawag na Great Calamity. Nawalan po ng pagkain, nawalan po ng mga food. Pati yung mga talagang dapat kainin. So ibig sabihin, nawalan po talaga ng pagkain. Calamity. Grabe. Kung naalala po natin yung tinatawag na Yolanda, nagkawala ng pagkain, nagkawala ng inumin. So sabi niya, grabe to. Wala nang, sabi niya, has anything like this ever happened? Sa panahon po niya, sa panahon po ni Joel, talagang meron pong mga mention po dito about calamity. Kaya lang, mas pinobos po niya po dito yung mga tipaklong, luktun, na talagang pwede naman natin interpret po yan as a nation invaded Israel. Kaya lang, dito talagang mas magandang tignan na meron talagang invader. Amen. Grabe to. So ano po nangyari? Nagkasira-sira sila, nagkawasak-wasak sila, nagkagutom-gutom sila. Ang pinakadahilan pala, nagkasala ang mga Israelita. Amen. Nagkasala ang bayang Israel. So, yun ang nangyari. Calamity. Amen. Hallelujah. Grabe. Matinding kalamidad. Ang pinaka dahilan pala kung bakit nagkaroon ng calamity sa Israel. Kasi nagkaroon po ng
kalamidad. Hindi muna doon sa labas, kundi nagkaroon ng kalamidad sa loob. Amen. Ano pong ibig sabihin ng kalamidad sa loob? Nagkasala nga po yung Israel. Spiritual calamity. Amen. Amen. Nagkaroon muna ng spiritual calamity, lumayo muna sila sa Diyos. Amen. Nalayo sila sa Diyos. Siguro ang gaganda na ng mga bahay, siguro ang gaganda na ng mga lugar nila. But they forgot God. Amen. Nakalimutan nila ang Diyos. Nagpagawa sila ng maraming mga bahay, nagsuot sila ng mga gagarang damit. Lahat-lahat, siguro nakakakain sila. But they forgot God. Amen. Nakalimutan nila ang Diyos. Hallelujah. Marami silang gold. Marami silang silver. Hallelujah. Amen. Pero nakalimutan nila ang Diyos. Lumayo sila sa Diyos. Nagkasala sila sa Diyos. Ano naging paraan ng Diyos para mawala yung kalamidad na spiritual. Amen. Tandaan po natin, bago lumabas in a physical world ang calamity, it begin in the spiritual. Right? Pag ang tao lumayo na sa Diyos, pag ang tao nagkasala na sa Diyos, yan, magsisimula ka ng magkaroon ng tinatawag na ano yung pagiging dukha. Wala ka man lang yamang spiritual. Pag nagkaganon, sabi nga doon sa aklat ng Revelation, sinasabi mo marami kang yaman. Sinasabi mo marami kang lahat-lahat ng yan. Pero ang totoo, sabi niya, ikaw ay hubad. Ikaw ay walang yaman. Ikaw ay dukha. Nakikita ko yung puso. Amen. So this is what happened in the times of Joel. Every person, every Israel, amen, affected ng ganito pong sitwasyon. So, nag-concern si Lord. Sabi niya, grabe, papadalhan ko kayo ng mga locus. Kung ano nangyayari sa loob nyo, magkakaroon ng panglabas na ano na pangyayari yan. Mga kapatid, dryness, nagkaroon ng famine, grabe, halos hindi na nila malaman yung kanilang sitwasyon. Kaya nga yung mga tao doon, nagko-comment, where is your God? Amen. Naman dito sa ano, sa verse, sa chapter 2, why is you, they say among the people, where is their God? Mga kapatid, konti lang yung aking ano, mensahe. Pero gusto ko po, straight to the point na ako dito, gusto nyo basahin yung aklat ng Joel, masarap magbasa ng Bible. Amen. Why? Because this is a revelation of God. Amen. To prepare us, katulad ng sinasabi ni Pastor, into a perfection, in a holy life. Amen. Ayaw ni Lord na maging religious ka lang. Because ayaw niya mag-work ka lang as a person talaga na, alam mo, nagtataas-taas ng kamay, pero deep inside, mayroong problema. Amen. May tinatago ka. Amen. Though we are all pastors, amen, we are subject, amen. Sometimes, talaga nagkakamali ka. Amen. Minsan, nagtatago tayo sa ating mga kapa, sa ating mga posisyon, sa ating mga galing, sa ating mga husay, sa ating mga dunong. But, alam ng Panginoon ang ating mga puso. The secret of success, amen, begin in the spiritual realm. The secret of abundant life begins in the spirit. Kapag mayaman ang puso mo, mayaman ang buhay mo sa Panginoon, you will become abundant in the physical world. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming mga tao. Amen. Hallelujah. Dukha. Doon sa loob, dukha rin siya sa labas. Amen. Meron naman mga tao. Amen. Mayaman. Pero, mga kapatid, hallelujah, lalong yumayaman. Ang dukha, lalong nagdudukha. Amen. Okay, diretso lang po ako dito mga kapatid. Sina-challenge ko lang po yung mga kapatid. Hindi naman ako masyadong expert dito sa scripture talaga. I'm also a reader lang.
Amen. Nagbabasa po ako ng Bible, siyempre. Tignan po, inaralan yung view. Hallelujah. Okay, so the days of the Lord. Yeah. Ang dahilan ng pagdating ng Panginoon, ang sabi ko yung the days of the Lord, ang pagdating ng Panginoon, judgment. Para doon sa mga lumayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Pero doon sa mga hindi lumalayo sa Diyos, ang pagdating ng Panginoon, freedom. Amen. Victory. Hallelujah. So yung day, the day of the Lord, marami pong nagsabi, ito yung second coming, ito daw yung first coming, whatever. Amen. Ay, sabihin na ito, the days of the Lord, ibig sabihin yung pagkilos ng Diyos. Amen. Ano mang panahon, gusto pa niyang kausapin, gusto pa niyang subukin. Amen. So ulitin ko po mga kapatid, ito pong Joel, napakaganda pong basahin. Ang pinakamaganda po dito, gusto ng Panginoon, after na ikaw ay makalasap ng hirap at magsisi. Amen. Maranasan mo yung tinatawag na transformation. Magkaroon ka ng tinatawag na paglalagay ng abo sa ulo, pagsasuot ng sako, at paghihingi ng tawad sa Diyos. The moment ang tao matutong humingi ng tawad sa Diyos ng totohanan. Amen. Restoration comes. Amen. Restoration comes. Yung kahirapan mo, papalitan niya ng kaginhawaan na yan. Amen. Yung kasalatan mo, kaginhawaan na ang dating. And then, matapos kang, halimbawa, dumanas ng hirap, pagkatapos matuto kang magsisi, then, ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa chapter 3, ito pinakamaganda eh, sabi niya, hallelujah. At chapter 2, verse 12, even now declare the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garment. Return to the Lord your God, who is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relent from sending calamity. Amen. Napakabait ng Panginoon. The moment we return back to God. Amen. Hallelujah. Makakaranas po tayo ng tremendous blessing. Amen. Aside to that, gusto ng Panginoon, hindi lang blessing na pinansyal. Ang gusto ni Lord, hallelujah, itong chapter 2, verse 28, and afterward, sabi niya, matapos kayong humingi ng tawad sa akin, at pinagpala naman kayo, sabi niya, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Mga kapatid, napakahalaga po ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Huwag nating isasantabi. Ito po yung Espiritu na gustong-gusto na maitransfer. Amen. Ng Panginoon sa lahat ng tao. Amen. Hallelujah. Even Moises, sabi niya, I wish hindi lang sila ang mapuno ng Espiritu. Sabi niya, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ibig sabihin, lahat daw gusto ng Panginoon mapuno ng banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Actually, ang kulang talaga ng mga tao, amen, mga kapatid, yung Espiritu talaga ng Diyos. Sabi niya, ano trabaho ng Espiritu Santo? Sabi niya, on the last day I will pour out my Spirit on all people. Your son and daughter will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Actually, mga kapatid, kapag wala ka, hindi ka puno ng Espiritu Santo, wala kang pananaw, wala kang vision, wala kang dreams. Amen? Ano ang mapapala ng taong walang vision? Ano ang mapapala ng taong walang dreams? Wala! Sabi nga ng Bible, di ba? Without vision. Amen? People perish. So, ang nagbibigay ng malaking pananaw, nagbibigay ng malaking dream, amen, yung Spirito ng Diyos. Amen. Amen. I will pour out my Spirit. Hallelujah. And then, they will prophesy, they will affirm the goodness of God. Amen. Every day, how God is good. I am blessed, I am healthy, I am wealthy. The Lord bless me. Di ba? I am crucified with Christ, I am no longer live. Di ba? The Son of God, affirmation, di ba? Laging, the Lord bless you, blessed God.
blessed going out. You're always be at the top, never be at the bottom. Amen. Always affirm the blessing of God. Hallelujah. Prophesying. So, amen. Hallelujah. Mga kapatid, yun lang po yung pinaka-concentration po na aklat ng Joel. To remind us, amen, to value the spiritual things of God. Mahirap po yung may pera ka. Mahirap yung... Dalawa lang po yung tao dito eh. Mayaman o mahirap. Mamimili ka. Anong klase? Gusto mo ba maging mayaman? Hello? Amen. 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 Nagsisimula sa loob ang pagyaman. Amen. Amen. Kailangan lagi kang always on the side of the Lord. Amen? Amen? The moment na mawala ka sa side ni Lord, nanangan ka sa sarili mong galing, nanangan ka sa sarili mong lakas, o kung sino man ang pinagkatiwalaan mo, yun na yung panahon ng paghirap. Magiging masalimuot na ang ating mga buhay. Maging sa mga churches natin, mga kapatid, bilang mga pastor, sometimes, amen, ako po, nagkaroon po ako ng yabang. Oh, pastor na ako ngayon. Ako na, masusunod. Yan. Amen. Matutunan pala po natin yung talagang complete humble to God. Amen. Talagang pagpapakababa. Sabihin natin, God, amen, wala kaming magagawa talaga. Ikaw lang talaga ang nagtataas at nagbabagsak. Amen. Ikaw ang nagpapayaman, ikaw ang nagpapatuloy. Amen? Hallelujah! So, mga kapatid, mabilis lang po yung aking pong kihawang ano kanina dahil actually kahapon lang po ko sinabi na pastora, return to God, amen? Mula sa pagkahiwalay kay Diyos, kay Lord, paliklob sa Panginoon and be filled by the Holy Spirit. Ano ang mangyayari? Pag ikaw ay puno ng Espiritu Santo, amen? No war, no calamity. You're always secure. Amen? You have a blissful life. Amen? Sa kauli-ulihan, sa pakikita po natin po dito sa Scripture, dun sa aklat ng Joel, the Lord dwell in Zion. Amen? Ibig sabihin, sa iyong place mismo. Amen. Mga kapatid, hallelujah, ito yung panahon. Amen. Na huwag nating isasantabi ang Diyos. Alam ninyo mga kapatid, bilang pastor, mangungumpisal ako sa inyo. Eh, gusto niyo malaman yung kumpisal ko? Kahit ako isang pastor, nag-aral ako ng theology. Seminar ako sa iba't ibang mga seminar. Dumating yung panahon ng panghihina sa atin. Dumating yung panahon na parang buhay parang ganito na lang ba? Amen. Ang tingin ko kasi sa Panginoon, hindi talaga ganap yung solid ng pananampalataya. May Diyos nga ba? Amen. Mula nung nakapanood ako ng mga science, nakapanood ako ng mga Turing. Naguluhan ang utak ko. Sabi ko, ganun lang pala. Ito pala yung mundo. Ito lang pala kakasapitan. Amen. Mga kapatid, amen. Naglaban sa isip ko, may Diyos nga ba? Walang Diyos. May Diyos nga ba? Walang Diyos. Isang dalawang linggo yun. Na-experience ko yung labanan sa isip. Amen. Hanggang sa awa at habag ng Diyos, nanalo yung kaisipan. Whether you like it or not, gustuhin mo man o hindi, ang katotohanan hindi pwedeng mapagulaan. Amen. Gusto mo matagumpay na buhay? May Diyos.
Amen. At ang gusto niya, yung buhay natin, laging maayos, laging tama, laging healthy, laging happy, at laging wealthy. Amen. So, yun lang po yung ating pong may share. Hallelujah. May natutunan po tayo. Amen. Yun lang po yun. Always, lagi kang nasa side ni Lord. Huwag kang gagawa ng mali. Kasi kapag ka nakagawa ka ng mali, humingi ka kagad ng tawad. Humingi ka kagad ng tawad. Change your mind. Amen. Tanda po natin kung ano yung dominant thoughts mo. Kung ang dominant, sabi nga po, kung saan nakahilig ang puno, doon siya babagsak. Kung ang dominant thoughts mo, amen, laging nagbibigay kapurihan sa Diyos, laging nagmamahal sa Diyos, amen, laging mong iniisip ang patungkol sa Panginoon, ang buhay mo magiging bakatyos. Pero kung ang dominant thoughts mo, pwede naman siguro to the left, to the right. Pwede magtama, pwede magtama. Yung parang naglalaro-laro ka lang sa buhay. Walang mangyayari. Men, babasa ka ng mga tabloids, manonood ka ng mga television malalaswa, magkakaroon ka ng mga bubasay malalaswa. Oh, mga kapatid, maging malaswa tayo. Away from things na hindi makakapagbigay sa'yo ng kaluwalhatian. Hindi ka, hindi gaganda ang buhay. Amen. So, alam ko po, ako po ay nagpapasalamat na karating po ako dito. Lalo na kay Pastor Edith. Eh, maalaman ko po yung kanyang istorya. I was so blessed. Amen. Pastor Edith, thank you very much. Yan lang po.